Ngayon ito, nung ma-disappoint nung 1843, itong yes. sinabi ni Ellen White nung sa kanyang libro Spiritual Gifts, Volume 1, page 139. Those faithful disappointed ones who could not understand why their Lord did not come were not left in darkness. Again, they were led to their Bibles to search the prophetic periods. Nag-search ulit sila sa prophetic periods. And the hand of the Lord was removed from the figure. 1843 yan. And the mistake was explained. Ibig sabihin, alam na ng Diyos na mali, tinakpan lang niya. Hinayaan lang niya na ma-disappoint itong 1843, itong mga millerites. Ganun ba pagkakilala niyo sa Diyos sa Bible? Nagkukonsinti ng mali? Ha? At nang tinanggal na ng Diyos yung kanyang kamay, tinatakpan yung kamay niya yung 1843, ngayon, yung mistake na alaman na. And they saw that the prophetic period reached to 1844. And that the same evidence they had presented to show that the prophetic period closed in 1843 proved that they would terminate in 1844. Yes. Ano ba naman to? Kayo ba makukumbinsi ba kayo? Kayo ba makukumbinsi ba kayo na Diyos tinakpan yung mali ng 1843? Tapos, nung nabisto ng disappoint, tsaka niya alisin daw yung takip ng kamay niya, malalamang mali, na yung pala ay tumuturo sa 1844 with the same method daw ng Bible study. Ang problema dyan, ganito. Mali yung 1843, tinakpan kasi mali. Now, ngayon, itinama na. Kasi inalis yun. Itinama na. Kaya 1844 na raw. Mali pa rin. 1844, hindi pa rin yung mali. Yung una, tinakpan. Okay. Itatry muna natin kung maniniwala. So, takpan muna natin para hindi nila makita yung totoo. Now, so, hindi nangyari 1843. Now, ang ginawa, ang sabi ni White, inalis na yung takip para makita nila yung totoo. So, ang totoo actually, ang sabi ng Diyos, kung ipaparaprise natin, ang sabi ng Panginoon sa mga Millerites, eh, binibiro ko lang kayo. Mali yan. Ito ang tama. October 15. Pagdating, kaya nga, iyan ang dahilan mga patid kung bakit ganun na lamang ang kanilang disappointment. Yung iba nag-suicide, yung ibang ipinagbili yung mga property, hindi sila makalantad dun sa kanilang dadaanan. Kaya si Hiram Bidjon saan dumaan dun sa Maysan, sa kahihiyaan. Ngayon, itong kahihiya, itong mas matindi, koreksyon na itong ibinigay ng Diyos kay Ellen White, mali pa rin. May anong klaseng propeta yan? Isipin nyo yan. Pinapasa sa Diyos yung error, yung mali, pinapasa sa Diyos. Parang kasalanan ng Diyos kaya hindi namin alam. Kaya tinakpan. Ngayon, ang problema dyan, inalis na yung takip. Kasi dapat daw dumating sa 1844. Nung pagdating ng 1844, wala pa rin. Para sa mga Adventist na nakikinig na, yung view ni William Miller, 1843-1844, second coming yun, ha? Second coming po. Right. Ang tinutukoy niya ni Ellen White, hindi po yun yung view ng Adventist na sa sanctuary, ha? Second coming. Kasi William Miller, naniniwala na second coming, bababa si Jesus Christ dito sa sanctuary sa lupa. Itong nilinisin sanctuary, lupa. Second coming yan. Ito pa matindi. Sinuportahan ni Ellen White through her vision. Tinuportahan niya, in-endorse niya na totoo daw ang mensahe ni William Miller. Ano bang kasama sa mensahe ni William Miller? Second coming, 1843. In-endorse ni Ellen White indirectly na si Jesus Christ, second coming, 1843. And then mali. And then the second time, 1844, second coming. Mali na naman. Mali. So kasabwat si Ellen White sa tinatawag natin pagpapropagate ng tinatawag na false prophecy. Correct. Yeah. Hindi niya maitatago yan. Hindi niya maitatago yan. Tulad nga nabanggit kanina ni Pastor Dave, hindi naman nag-prophecy si Miller. Siya ay nagkwenta. Eh si Ellen G. White, binakapan niya. Si William Miller, sa abot ng kanyang best makakaya naman na pag-i-interpret, kalibasa farmer nga naman,
ay sumablay siya. At least, correct. Okay yun, nasablay yung hermeneutic niya kasi hindi niya pinag-aralan. Ang problema nga, itong si Ellen G. White. At ito nga ang ibig namin mga kababayan, ipinagpapatuto ngayon na false si Ellen G. White. Kasi hindi naman namin itinutuwid si William Miller na alam naman natin na nagsublay siya talagang ang ating inamin din niya, nagsisi siya. Talaga, ang aming pinapatunayan dito, yung pundasyon ng Church ng Seventh-day Adventist na si Ellen G. White ay nanimula ng mali nung panahon pa lang ni Miller. At hindi natin po pwedeng itanggi yan na siya ay nagpra-practice na ng kanyang gift di umano ng prophecy noon. Yes. Na the same gift of prophecy din naman yung nakatatak doon sa Seventh-day Adventist fundamental belief. Na yes. kung papaano yung belief na yan ay talagang titindig sa inyo yes. na mga Seventh-day Adventist ngayon. Eh kaso nga, nung ating hinuhukay, if we dig deeper, paninimulan natin yung gift of prophecy na yan. Unang-una pa man, ng aming presentasyon ngayon ni Pastor Dave at sa doktor, meron na palang puna dun sa introduction pa lang ng pagiging niyang nasa Gift of Prophecy. Introduction pa lang yan, mga kababayan. Introduction pa lang yan. Tandaan nyo yan, Mami Namal. Introduction pa lang kami. Sa introduction pa lang, nakikita na yung marami niyang sablay sa kanyang propesya. Ginagawa namin to, ha? Hindi para ipahiya si Ellen White, kundi para, kasi crucial ano panahon ito, nasa last days na tayo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi ni Jesus, gusto namin, lalabas yung mga bulang propeta. Eh, hindi ko naman akalain na bulang, kasama si Ellen White na bulang propeta. Kaya sinasabi namin sa inyo, lalo na kayo mga hindi masyado nagbabasa, walang resources, narito kami nagpupuyat, nag-collecta ng mga resources para ipahayag sa inyo yung mga hindi pinasabi sa inyo ng pastor ninyo. Eto pa, tapos na tayo doon. Pumalpak siya sa 1843, in-endorse niya, second coming, Jesus, hindi dumating. Pangalawa, 1844, hindi na naman dumating.